Ang Divine Visionaries ang pinaka-importanteng salamangkero sa mundo ng Mahika at sila ang nagpapatakbo ng mundo. Ang Bureau of Magic o Kagawaran ng Mahika ang pinakamakapangyarihang institusyon sa buong mundo, maliban sa mga bagay na may kinalaman sa Mahika. Tungkulin din nilang protektahan ang sambayanan. Siya si Rain Ames, ang kapatid ni Finn. Siya ang Sword Cane. Kung aalalahanin, nanalo si Mash laban sa Magia Lupus na pinamumunuan ni Abel. Parang Primary Lotus ni Rock Lee yung ginawa ni Mash. Napunta na ngayon sa Adler ang lahat ng gold coins dahil dito. Pero may isa silang problema. Lumabas na ang sikreto ni Mash na hindi siya nakakagamit ng Mahika dahil sa pagsipa niya sa salamin ni Selwar. Kumalat na ngayon ito sa buong Eastern Academy. Tingin ni Mash ay nakalusot na siya dahil naasikaso na nila ito. Pilit kasi nilang sinigawan yung nakarinig ng sikreto ni Mash. Pero habang nag-uusap sila ay may lumapit na lalaking may pompadour na hairstyle. Tinanong niya ngayon si Mash tungkol sa chismis na walang Mahika si Mash. Sabi ni Mash na nakakagamit siya ng Mahika. Pero nanginginig si Mash habang sinasabi ito. Inuulit-ulit niya ito na parang sirang plaka, pero hindi siya tinitigilan ni Boy Pompadour. Lumayo sila pero natigilan si Finn kasi sinabihan siya ng lalaki na medadamay siya at matatanggal sa eskwela kapag hindi niya isinuko si Mash. Pero ipinaglaban ni Finn si Mash sabay biglang dumapa ang lalaki. Dahil ito sa Graviol. Nandito na si Lance, ang tinaguri ang Siscon. Nagalit ang lalaki sa ginawa ni Lance at pansin na hindi na Pompadour ang hairstyle niya. Naging potulis na ito na parang ice cream cone. Dumating si Lemon at pansin si Dot na puro benda dahil nagkabali-bali ang mga buto niya. Pinipilit niyang magsalita pero hindi niya magawa. Sunod ay makikitang puro pagkain sa kwarto ni Mash dahil nagdiriwang sila sa pagkapanalo nila sa Lang Dorm. Nag-aantay na lang sila sa Divine Visionary Selection dahil ang dami na nilang gold coins. Habang nagdiriwang sila ay pansin na nandun din sila Abel at Razor kaya sobrang natatakot si Finn. May dinudukot pa siya pero baraha lang pala ito. Ito'y para may malero sila habang nagdiriwang. Pero nagbabala si Razor na tatapusin niya ang tatalo kay Abel sa baraha. Sinabihan ni Lemon na huwag magbanggit ng nakakatakot na bagay pero nanigas si Razor. Nanginginig siya habang nagpapasalamat. Sabi ni Abel na walang karanasan sa pakikihalubilo sa babae si Razor kaya ganito siya ngayon. At nagdugo na ang ilong niya. Si Love ay nandito din. Susubuan dapat ni Lemon si Mash ng cream puff pero nalaglag ito. Pero hinigop ito ni Mash at napunta sa bibig niya. Pwede na siyang maging tubero. Taga sip-sip ng mga tubong barado. Tinanong ni Finn kung anong ginawa niya nung nahiwalay siya sa kanila. Sabi ni Lance ay may nakalaban siyang dalawang preso. Pero bigla din silang umatras. May paparating na kwago na may dalang sulat. Kapareho ng kwago yung isang palabas na napanood ko. Nagkausap si Razor at Mash at binolehan niya si Mash na target siya ng Innocent Zero. Sila ang pinakamasamang grupo sa mundo ng Mahika. Kapalit ng pagtulong ni Abel sa kanila ay nagkaroon ng malakas ng kapangyarihan si Abel at nakuha ang pangatlong linya sa artipisyal na paraan. Sabi ni Razor na mas nakakatakot ang lakas ng tunay na triple liner. Siguradong babalikan siya ng Innocent Zero dahil may koneksyon siya sa mga hinahanap nila. Kaya lang nagawa ni Abel na makipagkasundo sa kanila ay para makalikha ng mundo kung saan ang mababait na tao tulad ng nanay niya ay makakapamuhay ng ligtas. Pero dahil din dito ay nakagawa sila ng mga maling bagay kaya siguradong mapaparusahan sila. Nagpasalamat si Razor kay Mash sa pagpigil niya kay Abel. Tingin din niya na kaya ni Mash makalikha ng mundo kung saan lahat ay pwedeng mamuhay ng tahimik. Pansin ang isang lalaki na gustong sumilip sa silid ni Mash. Pero pagsilip niya ay nagulat siyang nandun si Razor. Pagbalik ni Abel ay lalong natakot ang lalaki. Kaya napatakbo na lang siya. Lumapit uli si Lemon kay Razor kaya nanigas siya pero biglang may pumasok sa bintana. Si Hedwig. Ay, isang kwago ito na may hatid na sulat kay Mash. Pagbukas ni Mash ay nagulat sila sa nilalaman ng sulat. Nandito siya ngayon sa kagawaran ng Mahika. Ipinatawag si Mash tungkol sa kawalan niya ng Mahika. Nga na lang siya. Siya si Bless Minister. Siya ang Vice Director ng kagawaran ng Mahika. Sinabi niya uli na nilikha ang mundo ng Diyos kaya maganda ito. Ganon din ang Mahika. Ang gusto niyang sabihin ay masisira ang kagandahan ng mundo kapag hinayaan lang si Mash na mabuhay. Kapag dumami kasi ang katulad ni Mash ay dadami din ang mga taong walang Mahika. Ayaw nilang mangyari yon. Sa pananaw niya isang insekto si Mash na dapat tirisin. Katwira ni Mash na hindi naman kailangang maging perpekto ang mundo. Nagalit si Bless kay Mash. Pero biglang may nagsalita. Sa pananaw niya ay wala siyang problema sa mga taong hindi nakakagamit ng Mahika. Ang importante ay nagtatagumpay siya. Siya si Raya Grants, ang kapitan ng Magic Security Forces. Siya ang Light Cane. Pero sinabi niya na may patakaran pa din para sa mas nakakarami. Para matanggap siya ng tao, kailangan niyang makumbinsi ang mayorya o nakakarami. Siya'y naglaglag ng barahang naging kandila.
Gusto niyang sindihan ni Kabute ang kandila nang hindi ginagamit ang mga kamay niya. Gusto niyang magpakita si Mash ng bagay na mas matindi pa sa Mahika. Patunayan niyang lalaki siya. Kinuha ni Mash ang wand niya pero sa isip ni Bless ay kawawa si Mash dahil imposible ito para sa isang taong walang Mahika. Binaba niya ang wand niya at pinaikot ito na parang sa survival lang. Sobrang nagulat si Bless. Gamit ang friction ay nakalikha siya ng apoy. Nagawa niyang sindihan ang kandila. Dito'y sinabi niyang kukumbinsihin niya ang nakararami gamit ang mga kamao niya. Natuwa si Raya kay Mash at sinabing ang init ng dating niya. May parating pang ibang divine visionaries at may biglang buhangin na kumapit kay Mash. Bigla itong umatake kay Mash na parang kay Gaara lang. Pero hindi ito tumalab kay Mash. Dumating ang iba pang divine visionaries. Siya si Renatus Revol, ang Immortal Cane. Siya naman si Serara Hailstone, ang Ice Cane. Siya si Caldo Gehenna, ang Flame Cane. Siya si Agito Tyrone, ang Dragon Cane. Siya si Safina Brivaya, ang Knowledge Cane. Ang panghuli ay si Orter Maddell, ang Desert Cane. Siya ang kuya ni Worth Maddell, yung nakalaban ni Lance na gumagamit ng putik. Si Orter ay hindi payag na palusutan si Mash dahil may batas sila. Dagdag pa sa kasalanan ni Mash ay pumasok siya sa Eastern Academy kahit wala siyang Mahika. Kaya kamatayan ang hatol niya kay Mash. Sabi niya ito ang napagkasunduan ng Divine Visionaries. Pero biglang may nagsalita. May kakaiba kay Bless Minister. Kinokontrol na siya ng Innocent Zero. Sabi ng Innocent Zero na sa kanila si Mash at walang pwedeng gumalaw sa kanya. Tingin ng Divine Visionaries na kakaiba ata ang pinanggalingan ni Mash. May Magi Parasite sa likod ni Bless. Ito'y bumibiktima ng tao habang kinakain ang mana nito. Kapag may sumubok na tanggalin ito ay lilipat siya sa nagtatanggal nito. Sabi ni Lai sa kanila ang mundo. Sabi ni Raya na deklarasyon nito ng gera. Balak ni Raya na siya ang magtatanggal dahil siyang ang pinakamalakas pero pinigilan siya ng staff dahil lilipat lang ito sa kanya. Habang nag-uusap sila ay binatak na ito ni Mash. Pumasok agad ito kay Mash. Pinagalitan siya ni Afro at hirap na hirap si Mash. Bigla siyang samuka at balubaluktot na ito na parang balon at ginawa pang aso. Ang pangalan ni Afro ay Nerishon, isang staff ng kagawaran ng Mahika. Hindi niya naintindihan ang nangyari. Sabi ni Mash na tinali niya ang Magi Parasite gamit lang ang dila niya. Napakalupit ni Mash. Literal na tongue twister. E nalalayan niya si Bless Minister at di nasala na akala mo'y namayapa na siya. Sabi ni Mash na tapos na ito dahil tinalo na niya ang mensahero ng Innocent Zero at iniligtas niya si Kalbo. Tuwang-tuwa si Raya sa kanya, pero pinigilan siya ni Orter. Mahigpit siya sa patakaran at kontrang-kontra siya kay Mash. Snape, ikaw ba yan? Sabi niya ay kakaharapin pa din ni Mash ang kamatayan. Habang nagsasalita siya ay binaon ni Mash ang paa niya sa sahig at sinabi niyang ayaw. Parang batang nagtatampo lang. Ayaw. Ginamit ni Orter ang Mahika niya at naglaho. Linikuran niya si Mash dahil mahilig siya sa likuran. May buhangin na parang drill at balak niyang tusukin si Mash. Nakita ito ni Mash pero pinigilan ni Raya si Orter dahil hindi pa nila naririnig ang opinyon niya. Sinabi ni Orter na hindi nila kailangan ang opinyon niya. Nagtalo sila pero biglang may lumabas na espada. Naalala ito ni Mash. Malamang dahil sa ginawa niya itong baseball. Nandito na si Dumbledore ay si Mr. Wahlberg pala kasama si Rain. Ano nang mangyayari kay Mash? At dito nagtatapos ang ating recap. Please like and subscribe mga kapatid.